Hi! Kamusta po kayo? Rabbit Ear here, and for this video, in a long while, dito ako sa San Rafael, Bulacan, at andito ako sa RJVP Farm Venture, yan sa likod ko. So, titingnan natin yung rabbit farm dito, tsaka alamin natin yung mga detalye ng farm niya. Tara! Good morning po! Morning. Ito sa ating harapan, si Mr. Joseph Pineda, ang owner ng RJVP Farm Venture, The Natural Goodness. So, sir, salamat at pinaunlakan mo ang pagpunta ko dito. So, pwede na ba nating masilip yung lugar mo kung ano man yung nandito bukod sa rabbit din? Yes, pwede naman. Okay, sige sir. Lead the way. Tara. Okay. So, pagpasok pa lang natin dito, may nakikita na ako sa kaliwa. Ano to, sir? Yung greenhouse. Itong greenhouse na to, kinisis to. Okay. Kuya, kung ano-ano yung tinatanim niya dyan. Yung lettuce niya, kaya kapupunla lang ng mga lettuce. Hmm. So, noong nakaraan, tapos na yung cycle eh. Tapos yung may mga strawberry siya. Okay. So, siya lang, tapos strawberry. Tapos may mga, yung mga ano tawag dyan, succulents. Tapos yung mga kung ano-anong herbs. Yun yung mga puro halos dito na namin kinukuha lahat yung mga paggamit namin. Personal na yan. Personal ano juice lang. Hindi namin. To ano ang binibenta, ano? Hindi. Pang personal lang. Consumption lang. Doon maliban lang doon sa mga lettuce, yung mga kakilala, minsan bumibili ng per cup. Pero maliitang volume lang. Hindi siya volume. Lang. Minimal lang. Yung minimal tamang lang. Kaya naman magsubuhay. Pangkapit-bahay lang na consumption. Okay. Sige, ikutin ko lang para makita lang nila. Ayan, kung ano-anong sambot-sambot. Ito, aloe vera. Yun ang alam ko. Mga succulents. Yan, nahihilig ni Mrs. sa mga succulents. Ayan. Ayan, mga strawberry mga bagong tanim. Ayan. So, tapos yung mga aloe vera naman niya, kaya marami kaming aloe vera. Kasi ginagamit siya ni Mrs. sa mga sabon na ginagawa niya. Okay. Tsaka sa shampoo. Sideline pala dito ng sabon at shampoo. Natural ah. Okay. So naka-ani na kayo ng strawberry dito? Konti pa eh. Hindi pa ganun karami, hindi pa enough. Pero at nagpaparami least, pa lang. Personal consumption lang. Pang-personal consumption lang. Hindi siya pa talagang pang-market. Okay, at least 'di ba? Oo. Ayan, sige, tuloy na tayo. So mayroon silang greenhouse dito, particularly kay Ma'am. Ayun yung RIR. 'Yan ang pangalan namin. Hindi na kami bumibili, literal na hindi kami bumibili ng itlog. Okay. Ito, sige, puntahan natin. Ang nag-alaga dyan, yung panganay ko, na si Man. Okay. So, wala po siya dito ngayon? Nandyan. Ayaw pong magbarko eh. Okay. RIR. Okay. Siya ang nagsusubay sa amin ng itlog. Rhode Island Red. So, ilan yung barako ba dyan, sir? Isa lang yung ginagamit ko rito, pero meron pa ako isang backup na naandon. Kasi nagbababag na sila, kaya tinanggal ko yung isang barako. Nag-aaway? Mm-hmm. Okay. So marami yung mga inakay niya. Inakay na din yan? Ini-incubate na lang. Pinupulot lang ng anak ko, tapos ini-incubate niya. Asa yung mga inakay? Nandun sa may dulo roon. Sige, puntahan natin mamaya, sir. Mm-hmm. Okay daw. So per day, ilan ba itong inahin dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Mga 8 pieces na itlog, araw-araw kinukunan namin siya, 7. Okay. At least, ang RIR kasi, ano yan, 1 egg a day. Okay. Kinakailangan lang, meron kang layer na feeds para continuous yung pag-iitlog niya. Pero yung itlog niya po ay consumption, no? Personal consumption lang talaga namin. Minsan lang kayo mag-breed? Oo, tapos sa mga breeding naman, minsan may bumibili-bili rin. Meron din? Oo. Ang benta ng anak ko, depende sa size ng kiti. Para nasa, nag-i-start yata, 100 yata, gawin ako. Depende. Ilang araw na po yun? Hindi ko masyadong kabisado eh. Pero at least, di ba? Pero ano na yon, yung 100 na yon, yun ay nagsisimula ng tumubo yung pakpak nila. Okay. Tapos yung, yan nga, yung asola dati, yan yung pinaka-extra pagkain nila. Ito. Kaso, nawala na eh. Tinangin ng bahay. Kala ko meron kayong buhaya dito eh. Bayawak, marami dyan sa Baysapa. Ayan, so may asola dito and recently, bumagyo, binaha, tinangay. And pakain extra dito sa ano? Tama nga, kailangan namin ulit mag-reproduce ulit ng bagong pasola breed. Okay. Kasi so, wala na kami ng binhe. Pangpakain dito sa mga Rhode Island rin. Actually, sa rabbit din noon. Pinapakain ko sa rabbit yan, kaso matrabaho. Okay. Kasi kinakailangan mo siyang hugasan, i-air dry mo. Tapos by the following day mo pa lang siya ibibigay. Okay, curious lang ko. Pag pinakain nyo, straight na azola or merong halong feeds? Minimix ko siya sa feeds.
So, anong nangyayari sa kanya? Anong parang ratio? 50-50. Okay. Kung anong lawa, nagpapakaya ka ng 60 grams na pellet, gagawin mo 30 grams lang yan, tapos 30 grams yung asola mo. Pero kailangan tuyo. Kailangan lang tuyo. Kasi nga, manggagaling sa tubig, pwedeng contaminated yun. Hugasan mo, i-air dry mo pa. Isang summary lang, sir. So, aanihin mo? Aanihin mo, hugasan mo, i-air dry mo, and then the following day na rin ang bigay nun. Oh, okay. So, ganoon siyang katrabaho. Parang sa mga yung ibang nagpapakain ng damo, anihin mo ngayon, i-air dry mo muna kinabukasan. Yun lang, syempre, yung asola nga, nasa loob na ng bakura mo, which is pagka naman meron kasing asola, ang dali niya mag-produce eh. Tama. Hindi siya ganun ka-problema. 50%. Mm-hmm. Nung first time niya bang pakainin yung rabbit, kinain agad? Ah, syempre, hindi. Okay. Andun pa rin yung transition. Okay. Hindi po pwedeng, anything sa rabbit natin, hindi po pwedeng bigla. Lagi mayroong transition siya. Anything na ibibigay mo sa kanyang bago, hindi po pwedeng marami. Small amounts. Gradual lang. Uh-huh. Hindi po pwedeng bigla ang marami. Dahil kung hindi, alam naman natin gano'ng kasailan ang digestive system ng rabbit. So, ikaw rin ang mahihirapan along the way kung padalos-dalos yung discarte mo. Naalala niyo pa pa kung gano'ng ilan yung ratio niyo? 10%, 20% nung pinakain niyo nun? Nag-start ako sa 5%. As in talagang kurot lang, iyahalo mo ron. Okay. Hanggang sa dumadagdag ka ng dumadagdag daily. Kinain naman? Oo. Kasi damo pa rin, parang ano pa rin siya, damo pa rin eh. Okay. So actually, mas gusto nga nila yung sariwa. Kasi nga, mayroon juice na nakakuha. Basa naman, siyempre. Kasi nga lang, iniiwasan mo nga yung... Nung una, ganun tayong kaselan eh. Talagang by the book lahat yung sinusundan natin. Pero along the way ng pagbibreed mo, pati bayan na rin yan eh. Pag nasanay ang hayop mo, sa way na kinagisna na nila, tumitibay rin yung... Nag-a-adapt din. Oo, yung immune system nila. Hindi na rin sila nagiging ganong kaselan. Nung huling part na, sir, tuyo pa rin naman binibigay nyo? Hindi na. Magagaya ng mga agwa sa paligid. Pagkakuha ko niya, wala na. Dire-direcho. I mean, sa asola? Sa asola, tumigil ako sa asola kasi nga matrabaho. Yun lang. Pero yung last na pagpapakain nyo ng asola, tuyo pa rin ang bigay? Nung huli, hindi na. Dahil... Hugas lang. Uhugas mo na lang, itatambog mo na diretso, ilalagay mo na sa clay pot. Okay. So, ganun ang nangyari. Sineseparate, dahil basa siya, isiseparate mo dun sa pellet. Okay. Separate yung clay pot ng pellet, separate yung clay pot ng asola. So, along the way, kinakain na rin ng rabbit yun. Okay. Hindi naman naging ano, dahil na-adjust na sila. Hindi naman eh. Sa una nga lang, yun nga yung gagaya ng sinasabi natin, ang pagra-rabbit, madali na mahirap. Pag nakuha mo na at nakabisado mo na yung sistema mo, naya-adapt din ang ngayop mo yan. Pero anything na i-introduce mo sa kanila na bago, na bigla, andun yung laging problema. So, laging gradual. Ayan, sige. Salamat, sir. At least nasagot yung tanong ko tungkol doon. Akala ko, limitado kayo sa manok doon sa azola. Ay, hindi naman. Ayan, sige. Tuloy na tayo. Ngayon, dati, nagmamushroom ako bago ako pumasok sa pagrarabi. Tapos, nung nagkaroon nga ng pandemic, bumitaw kami sa mushroom dahil walang market na lang ano. Ito yung working place ko dati. Tsaka sa kabila. And then may incubator. Ito yung incubator. Ito, incubator ng anak ko. Dito siya nag-i-incubate ng mga itlog mo. Ayan. Okay. So, mayroon, pang ano to ngayon, ha? Kumbaga... Next batch ulito. Oo, pang-benta rin sa mga kapit-bahay ba yan? Oo, oh, ganoon na rin. Pang-benta, pang-kain. Ayan. Basta kung magkita, no? Lahat na pang-sustain talaga namin. Tanong-tanong man, hindi namin magiging problema pagkain. Kaya sa rabbit, hindi naman natin problema pag-breed sa rabbit. Kung tutusin, napakadali lang mag-breed pa sa nakasanayan mo na. Pero, ngayon, reality, hindi na ganun kalakas ang rabbit industry natin. So, minimal na rin ako mag-breed. Which is ang ibinibreed ko kasi puro mga pang-materiales. Hindi na ako nag-breed na kagaya noon na pang-karne at saka pang-materiales. Ngayon, kumbaga sana, binibreed ko lang pang mga pang-materialis lang. Ano po ba yung highlight natin dito sa rabbitan? Ito, mga anak to ng 5'2". Ng anak ng 5'9 ko. Okay, PS5'9 tsaka PS52. Tapos, tong isa na to, this is a GG. German Giant na direct from Indonesia. Okay. Tapos, ito yung 401 ko na crossbreeding to ng 5'9 at tsaka ng 143. Okay. Tapos ito, anak to no 701 ko na nadisgrasya, ando ko mamatay lang. Pina-adapt ko ngayon sa 5'2 ko na may anak na isa. Okay. Na-adjust na, ka-adapt naman? Ano lang naman sa rin lang. Ito, kagaya ito, puro 5'3 itong, bali anak na to na bali 5'3 na yan. Line breeding. So ito, for release na to o hindi pa? Hindi pa. Matagal pa yan. Siguro by mga end of January pa yan kung sakasakali. Ilang months na itong mga to, sir? 10 buwan na itong mga to. Okay. 14 piraso yan. Hinahayaan ko lang, hindi...
dapat nga dyan, sinesegregate ko na. Kaso nga lang, dahil nga hindi ganun ka... Lakas. Kataas yung demand, hinaya ko lang muna sila sa nanay nila. Anong ano na to, sir? Anong PS na to? PS 5'3 to. Ah, okay. Anak na, bali sa line breeding, anak na siya ng ano, ng 5'2. Okay. Ng 5'2, anak naman ng 5'9 at saka ng 5'01. Oo. Oh, okay. So, ito pong mga to, mga inahin din? Hmm. Okay. So, nakita ko, meron kayo sa ilalim? Meron kayong African Nightcrawler ba? Oo, oh, meron yan, yung mga yan. Lahat yan puro merong African Nightcrawler. Okay. Para mas madaling i... Ma... Ano to? Ma... Breakdown? Oo, masir... Ma... Ano agad? Ma... Ano to tawag dito? Ma-dissolve ka agad. Dissolve yung dumi, oo. Ma-ano agad, ma, para hindi ka... Inaanin nyo din yung dumi nung... Yan yung ginagamit naman ni Missy sa lahat ng halaman niya. Personal consumption. Personal consumption. Hindi na kayo nagbebenta na ano. Hindi, yung mga kaibigan, bagay nagpupunta rito, manghihingi yun, sako-sako. Basta ba yung mga sasakyan. Ah, okay. Yan yung ginagawa. Kaya yung, eto, yung isang butas ko na yan na dati kulungan ng baboy, yan ang tambakan ko ng... Oo, ng dumi. Ng dumi. Pagka ginagadal ko na sila lahat, diyan ko tinatambak. Oh, okay. Ganun lang ginagawa ko. Hanggang sa makompose na siya dyan, madecompose na. Oh, okay. Ito lang ba yung part na mayroon kayong African Nightcrawler? Ah, hindi. Lahat naman ng ilalim ng rabitan ko meron. Okay. Pero... Kasi nga, itong building ko, dating kulungan ng baboy. Tapos nung nag-switch nga ako sa rabbit, eh yung ano, kaya nilalagyan ko siya ng sapin. Okay. Which is yung kusot. Yung sa ito yung dati kong mushroom. Okay. Yung mga, yan, gaya niya, yung pinaglumano yan, siya yung pinampuputing ko naman sa rabitan. Para siya nag-absorb ng acidity naman. Siya yung lupa? Yung magiging lupa? Consider naman na magiging lupa na rin siya kasi kusot yan eh. Mm-hmm. So, nadidecompose yan. Siya ngayon nagiging absorber ng ammonia at saka ng acidity. Tapos may African Nightcrawler. Tapos siya ang lalagyan ng African Nightcrawler. Pero again, ito for personal consumption. Oo. Oh. Noon, hindi. Pero ngayon, personal consumption na lang. Okay. Okay, so tuloy tayo. Meron pa dito. Para makita natin yung 5'9". Wala na, bagsak-bagsak na yung kulungan ko eh. Yan. Yeah. Tapos yung mga anak nung aray-aran doon sa dulo. Ah, okay. Dati, iniiwasan kong nakadikit ang manok. Mm-hmm. Which is, hindi natin na-advise yun. Oo. Kasi nga, madakas magbigay ng, yung hanit niyan, pwede magbigay ng sakit sa rabbit natin. Ah, okay. At yung mga aray-aran na paanak nung anak ko. Ah, ito na yung mga binibenta na. Mm-hmm. Yan yung isa pang ano. Ito pa yung isang katsaw, oo. Ang mga ganito sir, mga sa tansya nyo, magkano lang benta yan yun? Siguro 200, 250. Ah, okay. Depende pa yun. Pagka kasi lumaki na siya yung mga dumalaga na nagre-range siya ng 800 to 1 yata. Which is itong ba mga to? Ma, hindi naman. Yung mga dalaginding na, yung medyo mga ganyan ng kalalaki. Ano naman yung mga to? Ito native ba? Ito, na-cross na to sa kapitbahay. Parang native na? Oo. Ah, okay. May kasi may itlog may dito. Ano? May lahi ng Tagalog yun. Pangkain na lang yan. Okay. So, dito balik tayo sa rabitan ni sir. So, ayan. Ito yung dating rabitan ko. Na ngayon wala nang laman. Wala nang laman. Pero kumbaga, meron pa rin mga breeder na kaunti dito. Eh, hindi po pwedeng tumigil eh. Oo. Kasi kagaya namin, yan, si Bobot. Hindi, kahit anong mangyari, hindi na po pwedeng bumitaw sa rabit. Oo. Kasi breeder na rin kayo eh. Ayan, sir. Dito aakyat tayo para lalo natin makita yung mga iba pang rabbit nila, sir. Ito. Ito, mga standard Rex. Ah, meron ni King Rex? Rex ng tropa yan. Ah. Tropa mo yung may-ari niyan, kay Paring Pedeng. Standard Rex yan, pero parang medyo... Tsaka yung GG Ron, kay Paring Pedeng din yun. Ah. Eh, wala nang mag-aalaga. Ngayon ako na nag-aalaga. Pero medyo ano siya, parang malaki ng kaunti for standard Rex. Okay. Maliit nga eh. Maliit pa ba yan? Di ba robot ang liit niyan? Ah, oh, sorry. Alit standard niyan. Nga pala. Oh, mini. Mini Rex nga pala iniisip ko. Meron pang mini Rex. Pero ito nga, maliit to sa para sa standard Rex. Oh, pero ano to, yung quality. Kasi ang standard Rex dapat niya nasa mga 3 kilos lang eh. To 3.5 maximum. Kaya yung mga dumating ng mga standard Rex natin nung uli, talagang umaabot na ng 4 kilos to 5 kilos. Kasi ka, magaling ang Indo. Ah. Ganun nila kayang palakihin yung rabbit sa mga crossbreeding nila. Okay. Kaya yung purity nila na bago. Parang sa mga kali. Yung dating ang pure kali natin, nasa mga 3 kilos lang. Hanggang sa umabot na rin ng 5 kilos. 4 kilos. Ayan, ito naman may mga ano ba to? Mga babae pa rin ba to? Oo.
Anak ng GG Cross na PS53. Ayan. So, lahat yan puro mga 53 na yan. Sa pagkakaalala niyo sir, mga ilan yung mga breeder niyo dito? Hindi ko masabing breeder na lahat eh, kasi minimal na lang ako mag-breed eh. Kung mag-breed na lang ako, 5-5 piraso, 6. Ganoon na lang ginagawa akong breed eh. Huwag din na lang meron akong mapanak ng ilang piraso. Ito, anak nung, itong dalawa na to, anak nung kay Bobot, si Negro. Ah, yung PS119 niya. Hmm. Kasi ito naman si 5-9. Tapos yun, high call. Ah, ito po yung PS59. Mm-hmm. Ah, ito yung pinakabida dito sa ano, sa farm. Siya. Ah, okay. O, tapos ito naman yung high call, anak ni 5-9. Kaya ang gaya niyan, matanda na yung high call na yan. Tingnan mo ang anak niya, hindi niya na masyadong, siyam yung anak, hindi naman pinapatay, pero hindi ganun. Hindi na alagaan. Hindi na masyadong inalagaan. Tanda na kasi. Tanda na. Isang taon na mayigit yan eh. Galing pa yung kay Kuya Ray. Pulaso. Ah, Sir Ray Odaso. Shoutout Sir Ray. Mm. Yung lalaki niya nasa Isabela na rin. Pinumigay ko na ron. Yeah. So, doon pa yung kabilang dulo. Ito, 187. Kay Paring Pedeng na nagaling kay Bobot. 187 ba? And then last yun. Ayun naman, 401 daw. And so, basically, yan lang ang meron ako. Tapos, Calyrex. Na yun yung wala pa tayo dito sa atin. Ah, yung, ano ba to? Crossbreed ng Cali tsaka Rex? Tama ba? Or Cali? Yun ang pinanggalingan niya. Cali tsaka Rex. Okay. Pero ang production niya talaga, ganito dapat yan. Ito yung bako eh, kaso naghunos na. Kaya napakadungis. Mm-hmm. Matanda na rin yan. Nasa, siguro, 2 taon na bot, no? Hindi ko masyado napag-produce. Ayun, anak niya. Puro manggin. Napabayaan na rin. Pero ngayon, okay na. Ito, anak niya to, na nagla-line breeding na lang sa kanya dahil wala na yung nanay nila. Oh, okay. So, yeah, basically, yun daw. Kailan po kayo nagpapakain dito? Anong mga anong oras? Nag-start ako magpakain sa umaga ng mga 7. 7? Tapos, pag ako nagpapakain, 7, tapos alas 6, alas 5. Pagka naman, minsan umalis kami, alas 8. Ah, okay. And vitamins, meron po ba kayong mga binibigay na vitamins? Ah, yes, marami tayong vitamins. Kung ano-anong vitamins. Lahat ng supplement binibigay natin hanggat maaari. Oo, okay. Yung mga probiotic, vitamins. Mm-hmm. And for breeding, sir, anong oras kayo, or anong part ng araw kayo nagbibreed? Wala sa araw. Lagi sa gabi ako. Ah, okay. Hindi sa araw. Gabi talaga? Proven na? Oo, sa night time talaga ako. Yung mga around 10 o'clock, kung saan yung ka-active ng mga rabbit, doon ako nagbibreed. Yun. So, ayan, nalibot natin yung farm, sir. RJVP Farm Venture. Yan. So, sir, sa mga interesado sa inyo na pumunta dito, bisitahin kayo. Kasi para sa mga breed nyo, limited. Ano po ba yung contact number? Sa JSF, ano na lang, JSF Pineda. Doon naman kasi ako kilala. Facebook? Sa Facebook lang. Sige. Hanapin ko lang, i-flash ko dito, sir. And meron ba kayong mga gustong batiin, sir, para sa mga manonood, mayroon kayong mga kakilalang gustong pati yan? Shoutout sa Narva Group. Yun. Tapos shoutout sa group ng Isabela, 59119 Group. 59. Alam na nila kung sino yung mga yan. Ayun, and then... Baka makalimutan nga pala yung MGC Group namin. Ayan. Sa... Kay Parin Ricky, kay Parin Pedeng, kay Anjo, kay Bobot, kay Alan, kay Sir Proylan, and kay Floro. Yan. Kay Floro. Sa likod nga pala natin. Si Pero si Boss Bobot. Yan, siya ang naghatid sa atin dito. San Rafael, Bulacan. Yan, so maraming salamat. Shoutout nga rin pala doon sa presidente namin sa Narva. Kay Doc Sosi De Leon. Happy birthday, Doc. Happy birthday ulit, Doc. Doktora, happy birthday. Doktora, so maraming salamat, Sir Joseph. Sana makaulit ako dito. I'm sure, since kamo, medyo anong industry ngayon, nating ba't pataas tayo ngayon. Hindi lang siguro naabangan natin. Angat ulit natin yan. Kasi hindi ganun kadali eh. Kasi sa ngayon, ang naging sistema kasi noon, napulitrain natin ang lahat na magrarabit na maging food consumption nila, yung ipoproduce nila. Mm-hmm. Kaso ang nangyari, lahat gusto maging material breeder. Mm-hmm. Hindi po pwedeng lahat maging material breeder. Okay. So kaya motivation natin is pag-aralan nyo muna ang kainin yung produce nyo.
bonus na lang kasi makapagbenta ka ng pang materyales. Yun yung reality ron. Eh, yung huling payo sa atin ni, ano, hindi Sir na kukuha sa Joseph sa maiksing panahon na gusto mo magbenta ng mahal na rabbit. Nadadaan niya sa mahabang proseso rin. Okay, tama. Trust hindi the process. Hindi instant. Oo. Yeah. Credibility, yun yung mga importante ron. Yun. Eh, maraming salamat, Sir Joseph. Salamat, Sir Rabbitir. Sir Bobot, yun, maraming salamat. And hanggang sa muli.